Magandang araw! Ang munting programa na ito tungkol sa mga kadalasang sakit sa balat ay hatid ng Philippine Dermatological Society. Magsimula tayo sa sakit na tinatawag na tinea. Ang tinea ay nahahati depende kung saang parte siya ng katawan nakaapekto. Ang tinea corporis o tinatawag natin na buni ay isang uri na infeksyon na maaaring maipasa kada tao. Ito ay maaaring makita sa balat bilang isang napakakating pantal na nagsasama-sama at bumubuo na isang patse na nagbabalat sa paligid. Sinusundan rin ito ng tinea pedis o yung tinatawag na athlete's foot. Ito yung tinatawag na buni na nakakaapekto sa paa. Narito ang ilan sa mga larawan ng tinea pedis o yung buni sa paa. Bukod rito, alam nyo rin po ba na ang kuko ay maaari rin pong tamaan ng isang fungal infection? Pero ano-ano nga ba ang senyales ng isang fungal infection sa kuko? Ang mga pasyente ay maaari magkaroon ng paninilaw o pamumuti ng kuko, mabilis ang pagkabasag ng kuko, pangangapal ng kuko, o yung mabilis sa paghiwalay ng kuko mula sa daliri. Ito ay maaaring maging hatid ng aksidente sa kuko, masikip na sapatos, pagkababa ng resistensya, o labis na pagpapawis. Paanong pagsusuri nga ba ang kailangan gawin para ma-detect ang isang fungal infection? Dito pumapasok yung test na tinatawag na KOH smear kung saan sisilipin sa ilalim ng microscope ang mga kaliskis na makukuha sa isang pasyente. Ginagamot ang isang fungal infection gamit ng mga pamahid o mga gamot na iniinom. Mahalaga rin na mapanatiling malinis at tuyo ang mga parte ng katawan. Bukod sa tinea, mayroon din tayong kondisyon sa balat na tinatawag na miliaria. Ngunit ano nga ba ang miliaria? Ang miliaria ay hatid ng pagkabara ng mga daanan ng pawis at ito ay kadalasang nakikita sa mga mainit at tropical na klima. Ang miliaria kristalina ay makikita sa balat bilang mga butlig na mabilis pumutok kapag hinahawakan. Ito ay kadalasang nakikita sa mga sanggol na namamalagi sa mga mainit na temperatura o yung mga pasyente na naka-admit sa ospital. Ang miliaria rubra naman ay tinatawag na prickly heat o bungang araw. Ito ay makikita sa balat bilang mga mapupulang pantal na kadalasang nakikita sa mga parte ng katawan na madalas pagpawisan. Ang miliaria profunda ay mga pantal na kakulay lang din ng ating balat. Nangyayari ito kapag ang pawis ay nagbabara sa mas malalim na parte ng balat. Ito ay masusolusyonan sa pananatili sa isang presko o malamig na temperatura. Maaari rin nating iwasan ang pagsusuot ng mga masisikip na damit. Kasunod ng miliaria ang sakit na tinatawag na atopic dermatitis. Ang atopic dermatitis ay isang kondisyon na tinatawag din na eczema, skin asthma. Ito ay kung saan ang balat ay nagiging tuyo at makate at siya rin namang sanhi ng mga allergy at pamumula. Kabilang na rin siya sa pangwalong dahilan kung bakit nagpapa-check up ang mga pasyente sa isang dermatologist. Lahat ng edad ay maaaring maapektuhan ng atopic dermatitis at narito ang kanilang mga litrato. Ang mga pasyenteng may atopic dermatitis ay kadalasang nakikitaan ng pamumula ng balat, labis sa pangangati ng balat, o yung mga pasyente na meron ding mga kamag-anak na may atopic dermatitis. Ito ay maaaring maging dulot ng alikabok, usok, dry na hangin o tuyong hangin, labis sa pagkainit, mabilis ang pagbabago ng temperatura, alikabok na nagmumula sa mga hayop, bakal pati ang sabon ay maaaring maging sanhi ng atopic dermatitis.
Ito ay nagagamot sa pamamagitan ng pag-iwas sa mga posibleng maging sanhi nito, manatiling moisturized ang balat, at sundin ang payo ng inyong doktor. Kasunod ng atopic dermatitis, ang kondisyon na tinatawag na contact dermatitis. At ito ay nahahanay pa bilang irritant contact dermatitis at allergic contact dermatitis. Ang mga sanhi nito ay nagdedepende kung ilang taon ng ating pasyente. Mapasok na dito ang exposure sa pabango, sa rubber gloves, sa mga insekto, sa mga matatapang na sabon, pwede rin naman ang mga baka, leather, at mga makeup products. Ang mga babae ang mas kadalasang nagkakaroon ng kondisyon na tinatawag na contact dermatitis. Ano ba ang itsura ng isang pasyenteng may contact dermatitis? Sila ay magkakaroon ng mapula at napakakating pantal sa katawan, maaari rin itong maging mahapdi at kadalasan nakikita sa mga parte ng katawan na nakadikit sa mga produkto. At gaya ng atopic dermatitis, lahat ng edad rin ay maaaring maapektuhan ng contact dermatitis. Ito ay nagagamot kaparehas din ng atopic dermatitis, iiwasan lamang ang mga posibleng sanhi nito. Panatilihing moisturized ang balat at sundin ang payo ng inyong mga doktor. Kasunod ng contact dermatitis ang tinatawag natin na acne. Kadalasan itong nakikita sa mga babaeng nagdadalaga o mga lalaking nagbibinatana. Ang acne o pimple ay kadalasan nakikita sa mga teenagers o mga pasyente nating nasa pagdadalaga na o pagbibinata. Kadalasan itong nakikita sa mukha, pwede na rin sa likod, sa dibdib at sa balikat. Kabilang din sa acne ang mga tinatawag na blackheads o whiteheads at yung mga tigyawat na talaga namang malalaki at mapupula. Paano nga ba ginagamot ang tigyawat o acne? Ito ay ginagamot sa pamamagitan ng pagpahid ng mga antibacterials, paggamit ng mild na sabon, at pagkonsulta sa mga dermatologist. Ang gamutan ng tigyawat o acne ay nakadepende rin kung gaano kalala ang kondisyon. Maaaring magbigay ng mga oral na medikasyon. Depende sa uri ng tigyawat na mayroon ka. Mahalaga pa rin na magpakonsulta muna bago uminom ng mga gamot. Bukod rito, maaari rin magsagawa ng mga chemical peel, mga injection, acne surgery, laser, dermabrasion, micropeeling. Depende sa mga irerekomenda ng inyong board-certified dermatologist. Ang panghuli sa ating mga kondisyon na i-discuss ngayon ay scabies. Ito ay sanhi ng isang insekto na namamalagi sa ating balat. Ito ay sobrang liit na hindi siya kayang makita ng ating mga mata. Ang insektong ito ay nabubuhay sa ibabaw na parte ng ating balat kung saan doon siya kumakain at nagpaparami, at ito ay maaaring maipasa sa ibang tao. Paano nga ba ito'y naipapasa? Naipapasa ito sa pamamagitan ng direktang pagkadikit sa balat ng taong may scabies, paggamit ng parehas na bedsheet, punda ng unan, paggamit ng iisang damit, o pagtabi sa kama o mga sofa o mga furniture na maaaring binahayan ng scabies. Ano nga ba ang senyales na ikaw ay may scabies? Kabilang na rito ang labis na pangangati ng balat, lalo na sa gabi.
Bukod rito, maaari rin kayo magkaroon ng mga pantal-pantal sa mga singit-singit na parte ng katawan, tulad ng pagitan ng daliri, kilikili, singit, at sa bandang pusod. Maaari rin naman na magkaroon ng pangangapal ng balat, sino-sino ba ang dapat nating gamutin para sa mga taong may scabies? Siyempre, kabilang na dito yung pasyenteng merong scabies. Pero bukod sa kanya, dapat rin nating gamutin yung mga tao na kasama niyang naninirahan sa iisang bahay, mga pasyenteng nakakatabi niya sa kama, at mga tao na paghihiraman niya ng mga punda ng unan, bedsheet, tuwalya, at mga damit. Kabilang na rin rito yung mga taong naging kasiping ng ating pasyente. Ang scabies ay nagagamot gamit ng mga medikasyon na pinapahid sa katawan na magmumula sa leeg pababa. Dapat rin pagtuunan ng pansin ang mga singit-singit na parte ng katawan. Kung meron kayong mga nais ipakonsulta, maaari kayong lumapit sa isang board-certified dermatologist para sa problema sa balat, sa buhok, at sa kuko. Maraming salamat po sa inyong atensyon!